Hello mga auntie, uncle! Kamusta na po kayong lahat? I hope na okay po kayo. Isang maulan at malamig na umaga po dito ngayon sa UK. Kaya dito tayo sa kwarto ngayon maggagawa ng video. So, ang topic na gusto ko pong i-share sa inyo ngayon ay yung ni-request po ni Lakwat Sam. Kung paano mag-apply ng credit card at saka kung paano pataasin ang credit score. So, umpisahan na po natin. Ang unang-una na kailangan pong gawin ng mga bagong salta dito sa UK ay ang mag-apply ng bank account. Una, requirement yan sa work kasi halos lahat ng mga sweldo dito ay diretso na po sa inyong bank account. Halos lahat kasi online na dito, pati payslip ninyo online na rin. So, isa yun sa requirement. So, talagang kailangan ninyo mag-apply ng bank account. Sa mga bank account naman, pwede kayo mag-apply sa Barclays, sa NatWest, sa Lloyd, sa HSBC, Sterling Bank. So, nasa sa inyo na po yun kung anong bank po ang gusto ninyo. Actually, nagawa ko na po ng vlog ito kung paano mag-apply ng bank account. So, si husband kasi, nung time na nag-apply siya, ay online lamang po. Pero meron akong natanggap na mga chat na yung iba ay kailangan nilang pumunta sa bank tapos hiningan sila ng proof of address. Si husband kasi nung time na nag-open siya, nagpunta kami sa bank personally, tapos sabi online na daw. So nag-apply siya online. So iba-iba ata so hindi ko sure. Anyway, so yun po muna ang gagawin ninyo, mag-apply kayo ng bank account. Doon po sa bank ninyo, kung kaya po ninyong makapag-save, ay mag-save kayo. Kasi doon po makikita ng banko or ng lender kung okay ba ang financial ninyo. Dahil wala namang kayong history dito at bagong salta, talagang wala silang mahahanap na purchases ninyo. So, manggagaling lahat yan sa inyong debit card. Unfortunately, sa mga bagong salta, hindi kayo makaka-apply kaagad ng credit card. Halimbawa, sa first month or second month, gusto nyo mag-apply ng credit card, hindi po ganun kadali. Kasi ang nire-require po ng halos lahat ng mga nagbibigay ng credit card ay 3 years na stay dito sa UK. Pero itong sasabihin ko po sa inyo ay based po sa nangyari sa asawa ko. So, wala siyang history ng 3 years ng stay dito sa UK dahil bagong salta nga siya. So, kasi trinay niya mag-apply online, yun yung requirement. So, nag-apply yata siya 2 beses. Nung una 3, nung ika-3rd month niya, tapos nung ika-6 months, ganun pa rin. So, wala siyang credit card. Hanggang sa, so sabi ko sa kanya, mahihirapan ka atang kumuha dahil wala ka pang 3 years dito, wala ka pang 1 year. So, sabi ko, yan na lang munang sa bank mo or sa debit card mo ikaw mag-purchase. So, ganun na nga po ang ginawa niya. Tapos, trinay na rin po niya mag-save. Hindi ko po sure kung tama, sa ika-7th or 8th month, yung banko po niya mismo ang nag-offer sa kanya ng credit card. Which is grinab na po ng asawa ko. Siguro nakita na okay naman ang kanyang financial history, may pumapasok na income, tapos nakakapag-save siya, tapos yung mga spending niya is okay naman. So, nag-offer na yung bank niya ng credit card. Hanggang sa nung meron na siyang credit card, so parang ginamit na niya for 2 months or 3 months, nag-apply siya ulit ng isa pang credit card sa Tesco. So, nung meron na rin siyang history siguro, finally, nabigyan na rin siya ng Tesco na credit card. Although, maliit lang yung credit limit. Pero okay na rin kasi makakapagbigay na yun ng purchases mo, history of purchases. So, yun po yung nangyari sa kanya. So, sa mga bagong salta, huwag po kayong mag-alala kung hindi kayo makakakuha kaagad ng credit card. It will come po talaga. Patience is a virtue, sabi nga nila.
So, I suggest, yun nga, mag-open muna ng bank account. Tapos, dun na muna kayo mag-create ng history ninyo, mag-save. Eventually, mag-offer ang bank po ninyo ng credit card sa inyo pag nakita nila na okay. So, dun naman po tayo ngayon sa kung kayo po ay nabigyan na ng credit card at gusto ninyong tumaas ang inyong credit score. Mahalaga po kasi ang credit score dito sa UK. Kasi dun po nila makikita kung okay ba kayo na magbayad, kung paano ang spending habit ninyo. So kapag kayo po ay may credit card na, I suggest na gamitin nyo lang po ang 25% ng allowed sa inyo. Kung halimbawa, ang credit limit po ninyo ay 1,000, 25% lang po dapat nun ang gagamitin ninyo. So, dun sa 1,000, 25% nun ay £250. So, dapat within a month ay 250 or less lang po ang magamit ninyo. Tapos, dapat ay bayaran po ninyo kaagad. Huwag na ninyong pabayaan na mag-interest pa. Kasi mas maganda po sa inyong credit history na kayo ay hindi gumagamit ng more than sa credit limit at dun lang po kayo nag-i-stick sa 25%. Kung isa-search ninyo, ang sasabihin ay 30%, pero sa credit file ko, ang nakalagay ay 25% or less. Mas maganda para tumaas ang inyong credit score. So, yun. Pagkatapos po nun, ay magbayad kayo kaagad. Huwag nyo nang paabutin ng interest. So, ganun ang ginagawa ko. Eventually, makikita po ninyo na magbibuild up ang inyong credit score. So, yun po ang suggestion ko para kayo po ay magkaroon ng magandang credit score. So, basically, yun lang naman eh. Ang nakikita ko na way para tumaas po ang inyong credit score. So, yun lang. I hope Lakwatsam ito ay makatulong sa iyo at masagot ang iyong tanong kung paano nga ba mag-apply ng credit card at saka kung paano tumaas ang credit score. Mahalaga talaga yan kasi lalo na kung gusto ninyong bumili ng bahay dito or kung gusto ninyong mag-loan ng sasakyan or mag-finance ng sasakyan, i-check talaga nila ang inyong credit score. Kaya habang kayo ay yung mga bagong salta na especially alagaan ninyo ang credit score ninyo. So, para hindi kayo mahirapan na mag-purchase ng mga gamit in the future. So, yun lang po, Lakwatsam. I hope na makatulong talaga ito sa'yo at meron kang napulot na idea or tips para magkaroon ng credit card at magandang credit score. So, marami pong salamat sa inyong sa iyong request, Lakwatsam, sa credit card. Maraming salamat din sa lahat ng mga bago nating subscribers. I hope na meron akong na-i-share sa inyo at meron kayong napupulot na tips at saka mga ideas paano mamuhay dito sa UK. So, maraming salamat po ulit. Please do not forget to share, like, and subscribe po sa ating YouTube channel. And as always po, thank you for watching. Be safe. Bye!